Isang masaganang kaalamang umaga na naman po sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik dito po sa Once Love. Ako po ay nagpapasalamat mula po dito sa Katipunan Channel sa pagtangkilik ng ating programa at sa ating mga takapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao at iba't ibang panig ng mundo. Ngayong umaga po, Martes ng umaga, alas 11 po, bago po kayo mananghalian, ang tatatakayin po natin ngayon ay tungkol sa smart farming. So ano ba yung smart farming? So because of the IoT technology, the 5G, 3G, 4G, 5G, and beyond the technology, nagkaroon na ng idea para sabihin natin, i-boost yung agriculture sector. So especially in the field of the technology right now, so in-apply natin, or in-apply nila yung technology about sa smart farming. So ngayong umaga, titingnan natin ano yung mga meron dito sa smart farming, ano ba yung latest trend, ano ba meron dito sa smart farming. So bago tayo magpatuloy, kami po dito sa Katipunan Channel ay nagpapasalamat sa pagtangkilik ng aming programa. So huwag niyo po kalimutan i-visit ang aming Facebook page at ganun din po ang YouTube channel. So makakita po kayo ng iba't ibang programa doon. So kasama na nga po ang Once Love. So meron po pang politics, pang agriculture, pang health sector at iba't iba pa pong talakayan. So huwag niyo po kalimutan ang Katipunan Channel Facebook page at ganun din po ang YouTube. So please try to subscribe and share and also make a comment in some of our programs para po malaman namin kung maganda ba ang naibabahagi naming mga programa para sa inyo. At yun din po ang ating programa, ito po yung Once Love. So meron din po kaming Facebook page, so ako po ay nakaka-receive ng iba't ibang mensahe doon regarding some of the topics that I presented. So may mga tanong sila regarding doon sa mga naging guests natin sa iba't ibang episodes. So gayon din po nag-aas sila ng mga iba't ibang bagay tungkol, for example, sa mga estudyante tungkol sa kanilang thesis. Meron din po tungkol sa mga topic about sa seminar related sa mga topic na diniscuss natin. So please visit our Facebook page. Ito po yung Once Love. So for the love of one, so please listen to Once Love. So ngayong umaga, tingnan na natin yung tinatawag na smart farming. So meron akong hinandang napakaliit lang na PowerPoint. So maikli lang itong PowerPoint presentation na to. So titingnan natin yung content ng ating talakayan na yung umaga. So ito nga yung pamagat nun. Ito po yung tinatawag na smart farming. Maybe if you will check some of the links in the internet. So yung smart farming, maybe you will actually check maybe smart agriculture. So related yung topic, pero ginawa ko na siyang broad kasi yung farming, it includes actually hindi lang basta pang halaman, pang mga crops, for example. So may mga technology na rin talaga applied for mga poultry, sa mga alaga nilang hayop, for example. So sinama na kaya dito sa smart farming, binigyan ko na ng buong konsepto. Ito yung smart farming. So tingnan natin isa-isa. So before we define ano yung smart farming, so tingnan muna natin yung kahalagahan na ng importance of agriculture. Pag sinabi kasi natin agriculture, ano ba meron dun sa concept ng agriculture? So agriculture is one of the significant fields in the world affecting all human existence. Why? Because kung wala nga namang crops, wala tayong kakainin, walang mga gulay, walang mga even yung mga halaman sa paligid natin, for example, that it provides us beauty, aesthetics dun sa mga paligid natin as background dun sa houses, for example. So sa agriculture, ang daming, akala natin kasi pag sinabi agriculture, ito lang sa mga crops lang. Pero hindi natin alam pala, actually, while I'm doing the whole concept of this smart farming topic, so nakita ko na ang dami pa pala niyang mga sangay-sangay na dapat natin tingnan. But nabibigyan lang natin ng pansin, napakaliit lang yung basta sa dami pa nagtanim tayo, diniligan, nag-intay tayo mamunga, tapos mag-ani. So that is the concept of the smart farming. But ang dami pa na dapat pala talagang tingnan natin. So agricultural production is substantial for the nation's economy. Along with the security, nutrition, and health of its population. So
because para mag-survive yung isang population sa isang lugar o sa isang bansa, kailangan dapat ma-sustain natin. So one part to sustain the existence of the human living in that particular area or in that particular country. So kailangan meron tayong source ng kanilang mga pagkain. So kaya nga ito yung pinaka-basic to supply, to help them to alive definitely para magpatuloy yung kanilang buhay. Ito nga yung agriculture. So agriculture practice involves a lot of choices and vulnerabilities such as weathers. So ito nga, habang tinitingnan, binabasa ko yung concept na to. So weathers, nagulat ako. So kailangan tingnan natin yung changing from season to season. Although sa Philippines, meron lang tayong wet and dry season. But in some countries, meron silang four seasons. Merong winter, may spring, may summer, even may fall. So yung concept ng changing ng season to season. So dapat tingnan natin pala talaga. So kailan, why? Because kailangan natin malaman kailan tayo dapat magtanim. Kailan dapat mag-ani. So ano yung mga maulan, especially sa Philippines, yung pag sinabi natin wet season, eh talaga yung bulusok ng bagyo, ng ulan, ng baha. So dapat pala tingnan natin ito yung mga ganitong bagay. And then kung dry season or summer sa ibang bansa, yung hottest temperature dapat malaman natin because yung mawawala ng moisture ang lupa, so matutuyo yung lupa. Ano mangyayari dun sa halaman? Mamamatay kung wala ka na definitely for irrigation. So part ito ng concept ng agriculture. Aside from that, this the market price of agriculture products keeps on fluctuating. So siguro napansin nyo sa Philippines in recent months, past few months, meron tayong nakita natin na tinatapon lang yung mga sibuyas everywhere. So hindi, tapos binibenta in some market o palengke na napakamura ng halaga. So dapat tingnan natin yung prices fluctuation ng mga gulay na binibenta natin ng mga products, for example. So kasama to, part ito ng analysis ng agriculture. And degrading soil quality. So, sabi ko nga kanina, pagka nagkaroon ng a dry season, for example, sa natutuyo. So pag umulan naman, nagbaha, so inaanod yung lupa or nagkakaroon soil erosion. So yung mga nutrients din, napapalitan, nawawala. So dapat tinitingnan din natin ito, yung soil quality. Not sustainable crops. Sinabi kasi natin itong non-sustainable crops, crops and weeds. So dapat alam natin, no, ano ba talaga dapat yung tumatagal. So for example, ano yung gulay na it will last only in one particular months only, na tutubo na yan, and then hindi yan. So pagka tumubo, nag-ani ka, mamamatay lang. So dapat tingnan natin how can we actually replace that. Or ano ba talaga yung crops na pwede kahit hindi natin taniman ulit na yung may uusbong na bago. So those are some of the non-sustainable crops. So alamin dapat natin. Then weeds, ito nga yung mga damo, for example, mga ligaw na halaman na tumutubo kahit saan. So dapat alam natin, dapat ba itong irritate or ito ba, actually nagnanakaw pa ng nutrients sa lupa para ma-absorb totally ng plants or crops na tinanim natin. And pest, harm produce, kasi may mga, ano yan eh, kasi insekto, may mga bugs, yung mga pests na talaga na to, lumilipad kahit saan, dumadapo kahit saan, it will actually eat yung hindi lang basta yung dahon o yung bunga, even actually yung nutrients dun sa lupa na babawasan because some of the insects, for example, or bugs na naninirahan dun. So nakakabawas pa ng nutrients para dun sa halaman. And global climate change. So these days, ito yung nagiging issue natin. Parang ang Philippines ay nag-adjust ng school calendar. But then, parang sumusunod pa rin ang itong bagyo, for example, sa mga estudyante. Before pa ng pandemic. Kasi itong pandemic, kasi nagbago naman tayo, naging hybrid or online. But before, so in-adjust natin yung school calendar. Pero sumusunod pa rin yung bagyo. So dati nga, ang patagal, sabi natin, June, July, or before August. So, but then, na-move nga, for example, naging August o September yung klase. So na-move din. So because of the climate change, so nagkakaroon pa rin talaga, nahahabol yung mga ganitong issue. So lalo na ngayon, hindi natin alam kung kailan ba talaga yung peak
ng season, for example, ng wet season, for example, sa Philippines, yung bulus ng bagyo. So, at the same time, panagkaroon din ng storm o ng, sabihin natin, ng bagyo talaga sa Philippines. So, hindi lang basta ordinary storm or bagyo. So, because of the climate change. So, ito rin yung talagang dapat tingnan natin for the agriculture. So, as I told you a while ago, so habang ginagawa ko ngayon concept ng smart farming, so ang dami ko nalaman na dapat pala talaga tingnan natin. So hindi lang basta dun sa crops na tinanim natin. So there are a lot of things that we need to be considered in making our own farm or agriculture kung gusto niyong magtanim. So eto yun. So yung concept ng smart farming, dito sa next slide na pinarovide ko. So meron dito yung drawing. So you try to check yung link na yan. So yung smart farming, ordinary farm, so meron kang tinanim doon, tapos may irrigation ka, for example. At the palm of your hand, so doon sa kamay mo lang, may tablet ka or may phone ka, you can actually monitor. You can actually provide ano yung needed ng inyong crops or ng farm mo mismo o ng agriculture o ano yung tinanim mo. So, ma-detect dito sa cellphone, for example, doon sa tablet, yung soil moisture content. So, malalaman natin kung tama ba yung provide natin, for example, na water for the irrigation. So, needed ba, necessary ba? Yung temperature, dapat alamin natin yung mga tinanim nating halaman, for example. So, kailangan ba magkaroon ng proper shading? And then, range ng sinasabi natin na information na pinaprovide nito kasama nito yung weather. Kanina yung diniscuss natin. So lahat yan with the use of with the power of the technology for the smart farming, we can actually monitor, we can actually select, evaluate everything that is necessary for our crops or our farm. So with the technology that we have right now, ito yung smart farming. So napakaganda ng konsepto. Hindi mo na kailangan na bisitahin araw, hindi naman siguro bisitahin araw-araw o oras-oras o minuminuto nga yung ating mga halaman to check ano ba yung status or condition ng ating mga plants or crops. Even, kasi kasama nga yung farming, smart farming, even yung mga alaga nating animals. So alamin natin kung enough ba, provide ba yung kanilang ventilation, etc. So ito yung concept na pinasok ngayon dito sa agriculture and farming. Ito nga yung term na tinatawag na smart farming or pwede pa yung maging e-farming. So may nabasa rin ako ng article. So aside sa smart farming, smart agriculture, so may e-farming or e-agriculture pa na term na ginagawa nila because of the technology na incorporate. And hindi lang yon yung na diniscuss natin na smart farming, smart agriculture, e-farming, e-agriculture. Pumasok na rin yung IoT. So IoT farming, because of the IoT technology, so kasama na yung AI, kasama na ang 6G, 5G for example, at the same time lahat ng mga embedded sensor, but still ang napoprosper pa rin at yung talagang term na ginagamit is smart farming. So that's why ang topic natin ngayon is smart farming. So nakakonsentrate tayo dun sa buong concept or technology embedded in this farm. So let's define ano ba yung tinatawag na smart farming. So in this next slide, so makikita natin, I provide just only brief definition ng term ng smart farming. So ano ba yung definition ng smart farming? So in the agriculture supply chain, so pag sinabi kasi natin supply chain, so from nagtanim ka, tumubo yan, inalagaan mo, namunga, pinitas mo, binenta mo. So yung meron kang actually may seller, for example, so may bumili, then may consumer. So yung consumer mag-ask ulit ng demand. So yung chain na yon, so ikaw ulit sa farmer, magtatanim ka, yun yung tinatawag na supply chain. So in the agriculture supply chain, big data analytics might be employed to analyze the food quality. So big data analytics, kasi sinabi kasi natin data or information yan, hindi lang basta ordinary data. Because that information na yung sinasabi natin big data analytics, ano yung kailangan ko na i-provide? So ito ba yung necessary? Ito ba yung kailangan kong itanim? So how many crops? Aside from that, yung density, so ganong karami? Because of the demand that needed by our consumer, for example, o yung hinahanap ng ating production. So dapat alamin natin to. And the food quality. So how the quality status of your crops, mamaya yung bunga ng halaman mo, for example, kinumpare mo sa ibang farm, hindi naman pala ganung kaganda yung quality. So definitely, mas bebenta yung kabilang farm, for example. So dapat alam natin yung quality output o yung production ng mismong crops natin. Then storage condition.
So definitely, yung storage condition, kailangan aware tayo. So kung mga pala yan or bigas yan, for example, so dapat ma-maintain natin yung moisture. Kung meron din tayong mga gulay, for example, so dapat yung ma-preserve natin yan, yung longevity, for example, ng mga inani natin ng mga prutas o halaman. Gulay, for example, so dapat alam natin paano siya i-maintain. And weather patterns in particular in geographic area. So anong lugar, anong bahain na lugar, anong talagang super init na lugar, anong malamig na lugar, anong mas maganda na maganda. Kaya nga actually yung Baguio, most of the plants, yung magagandang halaman or even in Tagaytay, and then yung mga prutas or gulay, so sa mga malalamig na area. Because yung changing ng weather, umulan, umaraw man, so na-maintain nila yung particular temperature because it lengthens or yung longevity ng mga gulay, for example, na-preserve natin. And then soil quality, so sabi ko nga kanina, kahit umulan yan, mawawash out kasi yung nutrients ng soil. So dapat alam natin, hindi lang basta moisture, hindi lang basta natin diniligan yung lupa. For example, nag-provide tayo ng water doon. So dapat alam din natin, so hindi lang pagtutubig o yung pag-provide ng irrigation. So alam natin dapat yung pH content pa rin, yung moisture, yung nutrients, enough ba? Such as pH and nutrients, marketing and the existence of the food hazard by relating to biotic or abiotic data with development of probabilistic existence of pathogen, pests, and toxicants. So yung part ng later parts, so hindi natin minsan to napapansin na kailangan talaga natin tingnan. So hindi lang basta yung mga peste, yung mga bugs, for example, or insects. So kasama na rin dito yung pathogens. Why? What if yung nearby na farm mo tapos nagpo-provide ka ng mga gulay or prutas, for example. So yung nearby halimbawa, yung term kasi na pathogen, so kung meron yung improper disposal ng mga animals, manure, for example, yung mga dumi ng mga hayop nila, kung tama ba na na-dispose it because the nutrients of the soil. So definitely, may chemical reaction yun. But kung imidit yan, tapos napunta doon sa mga crops mo, so magkakaroon talaga ng mga pathogens or mga, and then yung nearby naman, halimbawa may mga mining or may mga factory, so yung water content, halimbawa na ipinagdidilig mo doon, so may mga toxic, for example, so definitely it will affect. So part ito, ng smart farming concept. So hindi lang basta naka-concentrate, take note dun sa halaman, but the whole coexistence or some of, there's a lot of parameters involved in dealing with smart farming. So tingnan natin dito sa next slide pa. So smart farming these days actually is based on IoT technology. Sabi ko nga kanina, yung sa IoT kasi ang dami ng concept na pumasok, Internet of Things na sinasabi natin. Enables growers and farmers to reduce waste and enhance productivity ranging from the quantity of the fertilizer utilized to the number of journeys the farm vehicles have made, and enabling efficient and utilization of resources such as water, electricity, etc. So nagkakaroon pa ng proper maintenance. So pag sinabi natin yung proper maintenance, how frequent ka ba na nagdidilig? Enough ba yung volume na pinoprovide mo na water, or sabihin natin sobra-sobra ba, so para ma-maintain natin yung sa economic part, so hindi ka nagsasayang ng fertilizer, enough ba ang fertilizer na nire-release mo for each plants or crops na sinasabi natin, even yung electricity kasi may mga halaman kung mga seedlings pa yan. So pumapasok ngayon yung term ng grow lights na sinasabi, for example, some of the lettuce these days ginagamitan ng mga grow lights para bumilis yung pagkatubo at maging maganda yung quality. Kasama ito sa smart farming technology. With the power of the IoT, kasama na nga lahat ng yung concept ng sa IoT, internet, sinabi kasi natin internet, kasama yung clouds, kasama yung internet service provider, kasama ang telecom, kasama ang connectivity, yung sa communication natin. Then that things itself, those are the embedded sensors na nilagay natin dun sa farm o dun sa agriculture crops natin, for example. So later on, I will show you some of this concept. So dito sa next slide, I read one of the article while preparing this
concept ng smart farming. So nakita ko itong isang uploaded article sa internet. So nasa journal ito. So lahat actually ng content ng sinasabi natin ng smart farming concept ay nandirito. So tingnan muna natin kasi ang information nagkakaling naman sa data. So dun sa big data, pag sinabi natin kasi data lang. So ikaw ay nagbabato ng information. But the big data characteristic should have 5 V's. So yung volume, so ganong karami ang information o data ang sinisend ko. So volume yun, quantity. And then the value. So yung value na sinasabi natin, may quality ba? So yung, mamaya puro sabi, yung term namin sa engineering eh, mga error yung data na binabato or basura nga talaga yung binabato na information. Hindi siya necessary. So dapat alam natin yung value ng information. And then the veracity because yung security, yung tama ba yung information na binabato mo? Talagang legit na information ba? O hindi ba ito na-hack sa iyo? Kasama ito yung veracity. And then the velocity. So how frequent you send the information, every hour ba? Every 30 minutes? Every 3 hours ba? So may mga ganong monitoring yung sa velocity. Then sa variety, iba't iba. Kasi hindi lang basta sabihin natin ang galing yan sa water moisture, sa moisture ng lupa for the water content. And then we need actually to detect even yung crops natin, yung height ba nun? Tama ba yung paglaki in response dun sa time range? So itong 5 B's na to ay very important dito sa big data characteristic for the smart farming. And then we have the AI these days and the IoT. So ito yung AI, ito yung nag-analyze, nagpe-predict, ito yung nagsasabi, nagpo-provide ng information na kailangan ko na diligan, the output will be better if we use this particular amount or density ng sinasabi natin fertilizer, for example, o yung variance ba ng pinoprovide natin na light or grow lights, for example, so dapat tama ba? And then the IoT also includes yung sa production, sa analysis ng information, yung sensor nodes na pinoprovide natin na information, and then yung the equipment then to check actually to send it to our sabihin natin meron tayong contact o third person na magbebenta, tapos kasama na yung sa consumer. So lahat, even the weather forecast and monitoring, so dapat aware ang system natin ng smart farming. So lahat ito actually yung concept nito. And then if you're going to check this nandiyan naman yung itong content na to, so pinasok nila yung blockchain because the blockchain trial blockchain ng AI and big data. Ito na kasi yung nag-analyze ng po-provide ng the whole chain ng concept natin ng smart farming. So please try to check if you are interested with this idea. Okay, so i-next natin. Dito sa next slide naman, so kasi meron tayong tinawag na term na IoT. So the IoT solution are focused on helping farmers to close the supply-demand gap. So kailangan kasi, tama ba yung supply ko? Kasi nakakaroon ng oversupply. Anong mangyayari pagka oversupply ka? So mabubulok, for example. So halimbawa naman ay kulang ng kulang ang supply tapos ang dami ng demand, so yung prices noon magbabago. So it ensure high yields, profitability and protection of the environment. And then the IoT in smart farming also provides optimal application of resources to achieve high crops yields and reduce operation costs is called the precision agriculture. Kasi we keep on shelf out. So yung naglalabas tayo ng pera because the costing, definitely. So pag naglabas tayo ng pera, dapat ba yung return of investment mo, yung tinatawag na ROI, enough ba? Nagkakaroon ba ng, sabihin natin na balance, nag-zero ka ba? Or nagkaroon ba ng proper yielding? Or nag-negative ba? So kasama ito doon sa IoT. So IoT in agriculture technologies comprises specialized equipment, wireless connectivity, software, and IT services. So lahat ito ng product na yan, ng need natin, pinandudoon na sa IoT in smart farming. Alright, dito sa next slide, I think the author of this is an Indian. So almost the same with the first article that I presented. So pinakita nila dito from the farm itself, so paano nagkakaroon ng development, paano nagkakaroon ng process. So hanggang bumato ulit doon sa pagka-transmit natin ng information. So ganito,
actually ang normal process ng smart farming natin. So it quite complex, but kung titingnan natin, kung aware tayo, kasi ang objective naman lalo na itong One's Lab, provide comprehensive education and public awareness. If we are all aware about the concept ng smart farming, it will be very, very easy for us. So alam natin saan nakakakuha ng information, ay yung binabato ng information, ay yung kailangan ko ng mga sensor nodes, saan ko siya ibabato, saan ko siya i-store, for example. And definitely, ang main target naman talaga ng smart farming is to monitor kahit remote ka, kahit nasa bahay ka o nasaan ka mang lugar, kung hindi mo man mabisit, you can control kung meron kang proper, kung meron kang monitoring, i-control mo na, smart farming management, makikita mo na talaga lahat nun. How will you trigger everything? How will you provide the necessary, sabihin natin yan dun yung maintenance or preventive maintenance na kailangan ko for my farm para masustain. So let's check things that need to be considered. In, let's say kung gusto natin magtayo ng smart farming, so I provided here in the next slide, things to be considered in developing a smart farm. So tingnan natin dito, kailangan ko ng hardware. So I will define one by one, but these are necessary. So the hardware, the controller, manipulator, or yung tinatawag natin the brain, and the regular maintenance is very important. The mobility, kasi may mga lugar, pag sinabi kasi natin mobility, especially the greenhouse. So yung greenhouse kasi, hagad maaari yan, mobility, yung term na mobility, pwede natin ilipat-lipat na lugar. Kasi kung hindi naman talaga proper kung saan mo siya in-install, or yung farm mo, halimbawa, we need actually to transfer, because there are actually cases, for example, nga sabi ko kanina yung mga disaster na hindi natin, na bagyo, for example, there are some sabihin natin external na we cannot control. So mobility part ito, the whole concept ng system natin, infrastructure, connectivity is very important, kaya nga smart farming connectivity na doon. And the data collection frequency, so how frequent you send the information. Kasama yung diniscuss natin kanina dun sa 5Bs, and then the data security. So let's define briefly lang, one by one, the concept of the hardware. So ano ba meron dito sa hardware? So in the next slide, so part ito ng things to consider. So kailangan natin, in building an IoT solution for agriculture, so sensors are very important. Why? Kasi ito yung dito ka kumukuha ng information, dito ka kumukuha ng data. So ito yung pinaka-importante, because meron tinatawag na pH sensor. So ilalagay mo yan din sa lupa para malaman natin kung maganda ba ang pinoprovide na water supply dun sa halaman. What else? Yung soil moisture. Tuyot na ba yung lupa? Kailangan na bang diligan? So these are just example ng mga sensor nodes. What else? Even the temperature, kasi dapat yung environment, aware tayo dun sa environment. So alam natin dapat yung temperature, kaya nga ma-provide natin ng proper shading or ng water supply, for example. What else? So sensors are very important. It can be readily available or costly. So may mga available na, or it depends kung paano mo siya, ano yung concept na gusto mong gamitin for your smart farm. The selection will depend on the types of information you want to collect and the purpose of your solution in general. So ano yung kailangan mo na kuhain information. So kung buong concept ng smart farm, so even for the animals, kasama na dito. So in any case, the quality of your sensors is crucial to the success of your smart farm. Of course, because kung sabihin natin, it will not last. Kasi naka-embed yan sa labas. So may mga external forces, kasama yung ulan, yung init, kasi mag-wear and tear yan, yung term na wear and tear na sinasabi. Definitely, kung tatagal ba yan, especially kung nasa labas yan, so aware tayo dapat sa quality ng sensor. So it will depend on the accuracy of the collected data and its readability. So kung maganda talaga ang sensor mo, kasi ito yung pinaka-source ng information natin sa lahat. Okay? So tingnan natin yung next. So yung number two, yung the controller, manipulator, at yung tinatawag na pinaka-brain ng system natin. So data sets and analytics should be at the core of every smart agriculture solution. The smart farm will function based on the collected information. So itong controller natin, kasi ito yung nag-a-analyze. Ito yung pag nakuha na natin information, saan ba natin siya ibabato? So pagka naibato natin yan, nakuha yan ng controller, ano gagawin ng controller?
So the controller actually meron yung, for example, integrated circuit or merong embedded system na doon. So ano yung gagawin niya? Ano yung kailangan niyang i-trigger? Ano yung kailangan niyang i-on na actuator, for example? So that's if you need to have a powerful data analytics capabilities in apply predictive algorithms and machine learning. So sabi ko nga kanina, AI and ML kasama na dun sa system in order to obtain actionable insights based on the collected data. So nakuha yung information from the sensor, so binato natin sa brake, anong gagawin ngayon ng ating collector? So may prediction doon, may analysis na gagawin doon, which I will trigger doon sa infrastructure ko. Ano yung gagawin ng aking system? Okay? So doon sa number 3, so tingnan natin, the regular maintenance. Kasi gano'n mo ba kadalas tinitingnan yung nakukuha mo na data, because the variation ng data mamaya in a certain week, in a month, for example. So tinignan natin yung may data analytics tayo. So dapat aware tayo, ano yung pinoprovide na information ko? Nagkaroon ba ng fluctuation dun sa data? So same temperature, same weather condition, pero what happened in this particular day, for example, or date, for example, nagbago, nagkaroon ng variation sa data ko. So I need to check. So kasama nga yung regular maintenance. So, maintaining your smart farm is definitely very challenging. So this is one of the primary importance aspect of smart farming. So normally the IoT products in agriculture, as the sensor are typically used in the field, can be easily damaged. Sabi ko kanina, depende dun sa quality ng sensor mo at saan mo siya ilagay. At the same time, may mga external uncontrollable forces na kailangan natin na ma-identify. Bakit nasira? Bakit hindi gumagana yung ating sensor? Thus, you need to make sure that your hardware is durable and easy to maintain. Otherwise, you will need to replace your sensor often. And you will, yung iniiwasan natin. So, kung nasira yung sensor, so definitely pangit yung data, so bibili ka ulit. So, dapat aware tayo. We need to check. Yung sabihin natin minute lang, so yung napakaliit na sira, for example, it will actually propagate dun sa buong system. So dapat aware tayo, how can we deal with it immediately? Kaya kailangan natin ng regular maintenance. So right, so next, mobility. So kanina sabi natin, smart farming application should be tailored for use in the field. So nandoon naman talaga yun normally sa bukid, dun sa field na saan natin nilagay. A business owner or farm manager should be able to access the information on-site or remotely via a smartphone or desktop computer. So with using a tablet or computer, you can actually monitor. In addition, each collected device should be actually autonomous and have enough wireless range to communicate with the other devices and send data to the central server. So what if nilagay mo yung meron kang field, tapos wala naman palang signal? So aside sa walang signal, for example, yung power supply pa. So dapat aware tayo kasi pagka naka-remote yan, yung mobility information. So dapat tama yung naibabato natin na data. Pag sinabi kasi natin yung velocity, yung variance, yung frequency, how frequent you send the information. So what happened in this time? So for example, bakit hindi ka nakapagbato ng data? Sa nawala ng signal o nawala ng power? So dapat aware tayo sa part na ito. So dun sa number 5, so tingnan natin yung infrastructure. So the whole feature mismo ng itong ating smart farm. So the internal infrastructure is the backbone of your smart farming. So kung maganda ba yung pagkakagawa, aesthetics halimbawa, or maganda lang pero hindi durable, so it will not last, for example. So it will perform to handle the data load efficiently. Kasi yung system ba ng hardware mo, kung sinabi kasi natin na hardware na drone yung core, for example, yung central core o yung manipulator natin na system. So tama ba ang storage area nun? So bahain ba yung lugar? So saan mo ba siya dapat ilagay? Kasi ito yung pinaka-server mo na nagbabato ng data. So furthermore, your internal system have to be secured. So later on, kasama dito sa part natin yung security. So dapat yung security ng data, hindi lang basta security ng data, yung the whole package mismo dun sa infrastructure. Kasi ito yung data server mo, for example, yan. So baka madaling masira yung pinaglalagyan, magkaroon ng corrosion, for example, if may mga hayop ka, for example, or animals dun sa lugar. So dapat aware ka dun sa location. So failing to properly secure your system will only increase the
increases the likeliness of someone breaking into, stealing your data, or even taking control of your autonomous tractors. Kasi kung hindi talaga properly secure yan, dapat maganda yung cover, yung system mo mismo kung saan mo siya inilagay. Okay? So, tingnan natin yung number 6. Yung connectivity. So, I keep on saying the term connectivity kasi importante nga, smart, kaya nga tinawag na smart farming, yung smart, nandun yung term ng IoT, ng telecom. So, nandun na lahat yung connectivity. So, dapat aware tayo, the need to transmit data between many agricultural facilities should possess a data, challenge for the adoption of smart farming. Needless to say, the connection between these facilities should be reliable enough to withstand bad weather condition and to ensure non-disruptive operation. So kahit umulan yan, bumagyo yan, or sabihin natin talaga ang taas ng temperature, so hindi dapat masisira yung pagsisend mo ng information. Na, kasama yung non-disruptive operation, even the power source, definitely. So kung pangit ang power source natin, so hindi tayo nakapagbato ng data, sabihin natin na wala ng kuryente, nagkaroon ng power shortage, for example. So dapat meron tayong backup. Kaya nga, normally ina-advise sa smart farming, since nasa field naman yan, solarized power supply. So kung solarized, kung meron ka mga photovoltaic cell doon, so last time we have episode for the solar panel, so dapat nasa field yun. So yun yung dapat yung mga nasusupply ng power natin doon sa smart farm. Today, IoT devices will still use varying connection protocols, although the effort to develop unified standard in the area are currently underway. The advent of 5G and technologies are like space internet will hopefully help find a solution to this problem. So yung 5G at IoT, sabay sila na nagbo-boom. Kasi ang target naman talaga ng 5G para ma-provide natin, ma-sustain natin ng IoT. Kasi yung IoT naman, kasi nga Internet of Things, so nandoon yung ating information. So kasama nga yung smart farming. So hopefully, in the future, magkaroon tayo ng magandang connectivity sa Philippines para ma-maximize natin halimbawa yung technology ng smart farming. So in total implement yung term ng smart farming, definitely yung connection ng ating data dun sa transmitter receiver. So dapat mas maganda kasi you are sending the information or the data via wirelessly, definitely wirelessly. Kaya nga tayo meron term ng smart farming at iniiwasan natin talaga na magkaroon ng maraming wars kasi naka-remote ka or mobility ang concept talaga ng smart farming. Alright, so number 7. So data collection frequency. So ganong kadalas tayo nagbabato ng information? Due to the high variety of data types in the agriculture industry, ensuring the optimal data collection frequency can be challenging. The data from field-based aerial and environmental sector ops, machinery and equipment, as well as the present analytic data can be a subject of restriction and regulations. Kasi yung discuss ko kanina yung 5 V's. So kasama yung velocity. So velocity yung frequent, how frequent you send the information. At the same time, yung density. So gaanong karami. Hindi lang gano'ng karami, yung variance pa, yung variety ng data mo. So hindi lang kasi ang kinukuha mo na data is isa lang, iba-iba pang time na kailangan mo yun. So halimbawa, ang temperature mo nagbabato yun every 3 hours. So yung soil moisture sensor natin, halimbawa nagbabato yun every 6 hours. Kasi yun yung normal. Yung varying ng sun, for example, yung temperature, so yung moisture, so iba-iba variety ng data at yung frequency nila iba-iba. So kasama dito yun sa data collection frequency. Today, the safe and timely delivery and sharing of this data is one of the current smart farming challenges. Kasi a while ago, we discussed yung infrastructure, what if kung mahak nga yung system, yung data collection natin. So where should we store the information? So normally sa cloud or meron kang mga data server, for example, and then you have the backups. So dapat aware tayo doon kung paano natin i-maintain yung itong ating mga data. So number 8, ito yung pinaka-last,
yung importante kasi data security. So precision agriculture and IoT technology employ working with a large set of data, which increases the number of potential security loopholes. So mahirap magkaroon ng hacking eh, kasi mamaya minomonitor mo, malaki for example ang smart farm natin, at tapos may mga demands ka based dun sa supplier and then dun sa consumer for example. So dapat aware tayo kung paano natin i-maintain at maging maganda ang ating information o yung data. So many farms for example use drones that transmit data to farm machinery. So this machinery connects to the internet but has a little to zero security protection problem. So zero security protection, mahirap kasi kumukuha siya ng information. Ano ba, may drone, kumukuha siya ng information. Kasi ba pwedeng magkaroon ng pwedeng ma-intercept ang ating information. So some of the basic IoT security recommendation includes monitoring data traffic. So dun sa data traffic, bakit nagkaroon ng dapat doon sa analytics, alam mo yung frequent ng pag-send ng data. So bakit nagkaroon ng delay, for example. At the same time, nagkaroon ng bars or spike ng send ng information. So bakit bumilis, for example naman. So using encryption methods to protect sensitive data. So leveraging AI-based security tools to detect traces of suspicious activity in real time. So maganda part ito. So these are the things that you need to consider in part ito, yung data security. Sa smart farm natin. So, alright. So, tingnan natin yung next slide. So, before we proceed dito sa supply chain ng smart farm, again, I would like you to invite in to visit the Katipunan Channel Facebook page. So, please like and also share it with your friends, yung Katipunan Facebook page. At the same time, visit the Katipunan Channel, meron tayong YouTube account doon, yung Katipunan Channel. So there's a lot of videos and programs uploaded in the YouTube. So please don't forget to like, share, and subscribe definitely in the Katipunan YouTube channel. So, and then you also make some comments so that we are aware that so maganda yung programa, for example, and then we keep so that we can actually receive feedbacks. So ganyan din po ang Pants Lab Facebook page. So yung may nagtanong kasi sa akin, so I said in a question, kung meron bang YouTube account Pants Lab. So naka-upload sa Katipunan Channel. So nadoon yung ating video sa YouTube ng Katipunan Channel. So meron din tayong Facebook page ang Pants Lab. So yung Facebook page ng Pants Lab. So please visit yung Facebook na For the Love of Wine. So nadoon po yung Pants Lab. So ayan, not just only the videos of the Katipunan Channel, but I also uploaded some information that actually important for Juan de la Cruz, definitely, not just only for the field ng technology, in the field of different, let's say, engineering or in some parts. So meron tayong ina-upload doon information din, information that you can actually help you to become aware and provide definitely sabihin natin yung comprehensive and a little information for Juan de la Cruz. So please don't forget to visit our Facebook page. So let's continue in discussing about this smart farm. So tingnan natin yung next na slide. So we're done with the consideration in developing your own farm. So tingnan natin dito sa next slide. Sa next slide na nakalagay dito, smart farming supply chain. So kung mapapansin nyo, paano ba tumatakbo o yung flow ng smart farm? So tingnan muna natin dun sa pinaka right side. Dun sa right side, meron tayong input supplies, then the farm, packaging, logistic, retailer, and then the consumer. So ano yun? Interrelated. So babalik yan, yung concept na yun. So meron tayong input suppliers. So sa input suppliers, may mga crops tayo na nakuha, for example, may mga seedlings tayo na nakuha, for example, then we planted it in our smart farm. So doon sa packaging and processing, so na-gather na natin yung, sabihin natin, nag-harvest tayo ng ating mga inani na output ng production natin sa farm, for example. Kasi farm to kasama yung eggs, kasama yung milk, for example, doon sa mga cows, so even yung meat. Kung meron tayong piggery, for example, and then including definitely yung crops ng vegetables and fruits. And then logistics. So we are delivering the goods
to different markets or sabihin natin grocery big grocery branches, for example, and then may mga retailers tayo, so we sell it and then the consumer consume it definitely. So ano yung mga needs nila, ano yung mga binili nila, so ito yung normal na process. But paano nagkakaroon, pumapasok yung idea ng smart farm? So from those input suppliers, so meron tayong mga barcode. So tiningnan natin dun sa barcode. Actually, hindi lang na siya barcode, no? So QR code na rin. So, ma-identify natin yung mga crops or for example, ano yung mga nilagay natin na seedlings, for example. And then yung crowd sensing. So dun sa crowd sensing, ito yung mga in-inbid mo doon sa system ng smart farm. So yung crowd sensing, ito yung mga sensors natin for the temperature, sa soil moisture, at yung mga iba pa to natin. So including yung camera, kasi minsan even the camera itself, so may mga image processing concept kasama yun dun sa smart farm. So ito yung ating mga sa sending the information, saan natin ibabato yan, kasi to detect, actually to locate yung ating logistic. Then we have the IoT device layer, the RFID, and the QR code. So itong IoT device layer na to, ito yung nilalagay natin ngayon dun sa ating system ng agriculture supply chain or the system itself for the smart farm. So sabi natin medyo naging high-tech talaga yung farm. So with the power or with the use of different sensor nodes, with the use of RFID, with the use of QR code and barcode, and definitely internet and image processing kasama yung camera. So lahat ito ay naka-inbuilt dito sa ating system ng smart. So nasaan na tayo ngayon? Ano na bang latest? So tingnan natin what is the latest in the smart farm. So tingnan natin dito sa next slide, yung future of farming. So IoT, agriculture sensors, and farming drones. So meron akong mga information na ipoprovide sa inyo. So nasaan na yung ating concept ng smart farm these days? So there's a lot of research actually provided already. So kung babasahin niyo yan sa net, so may mga journal na about smart farming, there's a lot of application. So a while ago, I mentioned ko yung tungkol sa image processing. So may nagka-concentrate for image processing only. They analyze, sabihin natin, ina-analyze nila yung texture, yung output product ng lettuce, for example, yung mga leaves. Ina-analyze nila yung mga leaves. And then, meron din namang article or researches actually these days na ina-analyze naman yung height. So tama ba yung height ng seedlings nila from the seed, tumubo, na-propagate, may seedlings na habang lumalaki. So tama ba yung range ng height nila dun sa age, for example? In 1 to 2 weeks, ito ba yung tamang height ng gulay o ng halaman nila? So may mga ganong analytics or information or article na na-publish na. So depend this application. So ngayon, agriculture drones allow farmers to monitor how far along crops are in respective growth periods. Ayan, sabi ko kanina. So tama ba yung paglaki nila doon sa age, for example? Kasi, halimbawa, 1 week, bakit sabi natin maliit pa rin yung output na seedlings o yung halaman? So with the power of the drone, kasi hindi mo naman talaga ma-monitor yan lagi. So kung nasa remote area ka lang, with the drone, you can actually, you have the camera. So tinitingnan kayo. So chine-check yan. So tama ba yung growth, yung mga height ng mga plants natin. Then farmers can spray ailing crops via drones with substances to bring them back to life. So halimbawa, may nakita yung drone with the use of the camera. So babalikan ng drone naman. Iba naman yung carry ng drone instead ng camera. With the camera itself, kasama yung halimbawa, it needs to be watered. So kailangan ba nating diligan? Kasi bakit yung area na yun ay natuyo? Agad. So mapoprovide natin. Ay, yung preventive na preventive maintenance para sabihin natin hindi mamatay yung halaman. So ano ba yung kailangan kong ibato doon? And then using the drone, it can estimate the spray like fertilizer 40 to 60 times, for example, as passer doing that so by hand. So may mga sprayer naman na drone. Actually, napakaganda ng concept ng in-apply na drone. So ikaw lang mismo, hindi mo talaga ma-reach yung isang lugar na yun. Pero sabihin natin, yung time mo ay hindi enough. So with the drone,
you can manage to utilize everything that is necessary for your farm. So ito yung isa sa mga latest na ginagamit ngayon sa ating smart farming. So next naman, there's another trend. So IoT. So kanina na-mention natin yung IoT. So yung sa IoT, may mga sensor-based farming. So siguro dito sa image, makikita niyo dito sa right side. So ito yung mga sample ng mga sensors. So may camera yan, may mga sensor loads na naka-inbid mismo nearby dun sa plants. So it checks, there's a lot of information that needs to be checked dun sa area na yun. So IoT is a smart technology that constitutes a combination of sensor devices, gateways, and communication protocols. So ano na yun, hindi lang basta nag-inbid ka ng sensor doon. Ano gagawin? Saan mo ngayon gagawin yung sensor? So it will gather the information. Paano mo naman siya makukuha? So with the use of the gateway, so may mga LoRa for example, there's a lot of communication protocols, paano siya ibabato, so paano siya makukuha. So may mga ganyang system na ngayon. So sensors are installed on fields to capture relevant data, which is stored on a cloud platform for further analysis. So pag nakuha after nag-gather yan, information, so before ibato, yung iba meron namang real-time, binabato yung information. So it is stored normally sa cloud or sa mga data server natin. So kung naibato yun immediately or na-save yun, so after a while, it will be checked. So titignan natin, it will be analyzed, evaluate. So ano yung magiging assessment mo. And then the farm manager have quick and easy access to the field data through their smart dashboard. So pwede yan through tablets, through smartphone, for even dun sa monitor ng computer or sa laptop. So nasa remote area ka, so tinitingnan mo dun sa workstation mo ano yung mga nangyari dun sa information. So sensor-based farming provides improved strategies for farmers to effectively manage their farms. So napakaganda ng concept nitong IoT trend for improved agriculture using sensor-based farming. So yung next naman is still the same sa IoT for improved farming, but this is smart livestock management. So kasi nga farming, so hindi lang basta agriculture. So sa farming, meron siyang, let's say you have poultry. So normally, aside sa meat, eggs naman talaga ang target natin. So for the cows, for example, sa mga livestock natin, so sa cows normally milk. Then parang very minimal naman yung sa mga meat. Depende nila kung yun naman talaga ang demand. And then sa piggery naman, ito nga yung talaga normally sa meat. So with the advent of IoT technology, so smart wearables for the animals. So take note, yung animal mismo meron siyang sensor. So wearable for the animals are the new trends to keep real-time check on their activities and health. So may health monitoring system na malalaman natin dun sa mga for example, yung bang manok na yun, meron siyang embedded chip, for example. Yung movement niya hindi nawawala dun sa isang lugar. So it definitely either sick yun or sabihin natin namatay na yung hayop na yun kasi yung movement niya naka-stick doon sa isang lugar. So part ito, so malalaman natin or sabihin natin yung temperature mismo ng isang animal or in heat ba, for example, itong isang animal na alaga natin doon sa farm. So malalaman natin with the wearable device. So malalaman din natin yung health condition nila. Kung may sakit ba sila because of this sensor. In wearable sensors. So sensor-enabled techniques enable the farmers to keep a record of the animals' nutritional health, which prevent any kind of diseases or poor health. So kung napoprovide ba ng enough ventilation, enough ba yung food na kinakain nila, so yung quality ng food, even the water definitely. So kasama ito dito sa livestock management. So using wireless IoT application, farm owners can monitor the location of their cattle and identify sick animals to prevent the spread of any diseases. Ayun nga. So immediately madidetect natin kung yung movements ng isang hayop na to ay hindi nagbago. So definitely it can be sick or namatay na, for example. So we can actually provide preventive measures para hindi magkahawahan yung ating mga alagang hayop. So part ito sa livestock management, smart livestock management. So
napakaganda ng ganitong concept because we can actually minimize yung pag-spread nga ng disease or sabihin natin maraming mamatay, for example, sa mga alaga niyong hayop. So, ma-detect mo din. So, aside dito sa normally sa health condition ng mga hayop, so we can actually monitor also kung bakit ba hindi na nag-lay ng egg, for example, yung isang yung alaga niyong manok, o bakit yung quality, yung quantity ng egg na pinoproduce ng isang poultry, magkakaiba. Sa halimbawa, may certain day, so mataas yung na-provide na eggs, and then the next day, nagkaroon ng variation, bumaba o tumaas. So, we can actually monitor this one. And, sinama na rin ngayon sa ibang technology ng smart farm, especially for the poultry. So, upon the collection of the egg, they can actually check yung quality. So, yung sa sizes, nagkakaroon na rin ng segregation, automatic, parang industrial automation. So, because egg is delicate, so robot na ang nag-analyze instead na human. So, it analyze the height, even the weight, yung laki, weight mismo, yung quality ng egg mismo, kasama na dun sa monitoring ng ating poultry. And then dun sa next natin, aside dun sa, so making greenhouse intelligent. So kung mapapansin nyo, with the advent nung nangyaring pandemic, so dumami yung plantito-plantita. Pero some of the plantito-plantita, hindi rin naman lahat ay nagpo-prosper. So yung iba gumagamit, may tinatawag silang grow lights. So ba't ang bilis-bilis tumubo ng kanilang halaman? So may mga nabibili online ng mga grow lights. But hindi lang basta bumili ka ng grow lights. So may mga sinatawag pa tayong, may mga bagay tayo na kailangan i-monitor. So a while ago, I've been telling you that actually, one of my colleagues, one of my friends actually, part of her dissertation is about smart farming. So yung nag-aaral siya ng PhD niya, yung study nila about dun sa crops. So especially sa lettuce, yung quality texture ng mga leaves na provide. Kasama ito. Ito ngayong greenhouse intelligent. So conventional means of creating greenhouses actually involve manual control of environmental parameters that might result in production loss, energy loss, or increased labor costs. Kasi kaya tinawag siya na greenhouse. Kasi green definitely for the crops sa mga halaman or gulay. So yung may mga yung houses yon. So kung halimbawa sa isang bansa winter, so umuulan ng yelo, so dapat sa loob ng greenhouse ma-maintain yung temperature. Else kung malamig ang outside temperature tapos hindi na ma-maintain doon sa loob ng greenhouses, anong mangyayari kumpara sa temperature ng greenhouse doon sa outside at saka sa inside ng greenhouse? So, siyempre mag-withered halimbawa yung mga halaman, hindi tutubo yan, malalanta or mamamatay yun. So may mga ganong concept ng greenhouses. So smart greenhouses are made up of IoT-driven techniques that can monitor every detail or crop production as well as climate control. So dun sa climate o dun sa weather halimbawa, isa sa pinaka-importante is to maintain. Ano yung temperature? Kasi lalo na kung seedlings yan. So kung super init, malalanta, mamamatay yan. Kaya mamaya magulat ka, nagtanim ka, tapos dililigan mo sa morning, tapos tumirik yung araw sa afternoon, doon sa late afternoon, paggabi, so tinignan mo yung halaman mo, nalanta na. So namatay, iba namatay pa. So dapat aware tayo, especially the climate control. So kasama ito doon sa intelligence ng greenhouses. So it eliminates the need for manual processing due to its automated features and sensor-enabled capabilities. So kung mapapasin nyo doon sa drawing, may mga circuit yan, for example, may motor, may ilaw, may mga integrated circuit. Kasi nga, ito yung mga sensor nodes natin. So ano yung dapat gawin? Ano yung needs ng halaman? Ano yung needs ng controlled environment ng halaman? Kasi iba yung nangyayari sa temperature outside na greenhouse natin, for example. So dapat ma-maintain natin what is necessary or needed ng ating halaman o ng system mismo ng greenhouse natin. So the sensors are installed to meet the specific requirements of the crops. So these sensors capture data which is processed
present through a cloud platform can be controlled remotely. So kung nagsisend ka ng information, kasi nga yung connectivity, so naka-remote. So kung nasaan lugar ka man, so kailangan mo ng diligan. So halimbawa, nasa ibang lugar ka or may iba kang trabaho, so immediately, halimbawa, nalanta. So kailangan na talaga natuyo yung lupa, for example. So immediately, you can trigger a watering system. So para ma-diligan or ma-provide ng proper moisture, halimbawa, yung crops, for example. So this is one of the trends these days. And next, so ito siguro yung hindi napapansin ng iba na pinakahuli. Kaya ako actually dinagdag. Though the idea, the concept is very basic. Basta natuyo yung lupa, diligan mo. So hindi lang basta ganun yung nangyayari na system na ngayon. Actually, hindi naman talaga dapat ganun lang. So dilig ka lang ng dilig habang natuyo, dilig ka lang ng dilig. Tingnan natin ano dapat ba talaga yung smart water management. It is reported that 70% of the total fresh water supply is significantly used by the agricultural industry. This is in turn creates importance of optimizing water management with the IoT technology. So, hindi natin na-monitor yung nire-release natin actually na tubig for our crops. So, installing technical solutions within the farming sector of smart irrigation cut down the wastage of water resources. So, mababawasan natin yung basta nag-release ka lang ng water just to diligan yung halaman, for example. So, we can actually save. So, hence, improving the cost of the fertilizer cost reduction at a significant level. So, magkakaroon tayo ng savings actually kung tama ba or enough ba yung water na nire-release natin. And lastly, the use of IoT provides adequate usage of water in the farms, which also helps in water conservation to a greater extent. So ito yung latest trend ngayon sa smart farming. So I hope that I provided some basic information for Juan de la Cruz. Ito nga yung topic natin today. So dito tayo nagtatapos ating discussion sa smart farming. So if you have some questions or inquiries about smart farming, you can actually send a message in our Facebook page or even in Katipunan channel. So kung meron kayong katanungan doon, so we can actually provide particular links or information na needed nyo dito sa ating topic ngayon. So once again, we are actually thankful for your time before kayo naman ang halian ay nanood kayo at nagtangkilik ng ating programa dito po sa Once Lab. Ako po ay nagpapasalamat sa ating station technician na laging tumutulong sa ating pag-provide ng ating discussion today. Ito pong setup natin. So kay Sir Ver Archivido at ganyan din po ating station manager si Ma'am Cathy Cruz at ang ating chairman ng Katipunan Channel si Professor Butch Valdez. So once again po, for the love of one, please listen to One's Lab. So thank you so much po. Ako po uli si Ronnie Osarpawan na dito po sa One's Lab ay nagbabahagi ng konting kaalaman para po kay Juan de la Cruz. Kita-kita po tayong muli next week po. Maraming salamat.